Hello, hello subscriber. It's our day 307 and today is July 27 and it's Thursday. Ayan, pasensya na tayo at medyo dalawang araw tayo walang video na nagawa dahil medyo nag-uulan. Anyway, dito tayo sa ating construction site sa Bongaville Private Resort sa May Bukal, Calamba, Laguna sa South Spring, Villas. Ayan, so ito yung ating update ngayon. Medyo naayos na namin yung mga kahoy-kahoy namin. At yung iba namang kahoy na pwede pang ibenta na ibibenta namin, panggatong. Buti na ba't may bumibili. Ito pa, may pangkain kami. Tapos ayan, medyo nalinis na namin yung aming, kasi nung nakaraang video, nilinis nila. Medyo maayos-ayos na tingin ngayon. Para pumunta na yung may-ari, hindi naman nakakahiya. Ayan, tapos ito yung update ng ating mga pangkesami ng ano ng view deck. Ayan. Tapos ito yung kabuuan ng kalabas ng ating passage ng ating resort. Ayan. Medyo hindi kami nakapokus ngayon sa labas. Dahil maraming ginagawa pa rin sa loob. Kasi itong gate hindi pa rin natatapos. Oh. Ayan. Tapos kami ngayon sa pag-install ng mga metal faring para dun sa ano, sa kesame. Actually wala pa ako nabibiling kesame pero mukhang uulitin ko lata yung ganong kasing quality na ano, yung pang outdoor na kesame na panel. Medyo may kamahalan kaya mukhang lalaban siya sa init kasi talagang makapal. Ipipis lata yung gamit doon kasi mag-target na sa kuna pang kesame, medyo katagalan, medyo kukupasin yung pintura. At least yung pang matagalan na yung ating pintura, yung ano, yung pinaka-accept natin ng wood finish. Ayan. Ayan, so na matapos na agad yan. Ito sa yung boss chip, nagkakalikot ng motor. Ayan, ito sumakulit oh. O, kamusta na? Ilang benta? Ito rin yung ating ay tinabutan ko bumagsa na bossy, pausag naman to oh, pawang bagsa ko, buti na salo ko patama doon sa salamin, tikna buti na agapan ito, hindi ka mabasag yung salamin natin na bago lakas kasi ng hangin ngayon. Pasokin si Boss Jet. Ito, bumili kami ng mga orange pipe para doon sa piping namin ng ano. Ito yung ginawa namin para ito yung drain ko doon sa may terrace ko doon. Ayan, tapos ito yung para dito sa ano, sa gutter dito sa garahe. Tapos yan, kukunit na siya dito sa nakatagong ano. Ayan, medyo wala na kami masyadong tubig-tubig dito nung nakaraang mga ulan-ulan. Tapos awa naman ng Diyos, hindi na wala naman tulo doon sa binaka-event area sa mga kwarto. Hindi katulad ng nakaraan na parang nagsha-shower doon. So far itong malakas na ulan wala naman. Pero meron pang konting tulo dito sa may tiny house naman namin, bandang kusina. Ay, bandang sa may, ano ba ito yung, sa may CR. Ayan, tingnan natin doon. Pero so far maganda naman na siya ngayon. Oo, parang soundproof na rin, oh. Wala rin masyadong mapapasok na hangin. Pero binuksan mo, ayan, nalakas ng hangin, oh. Magalaw yung mga puno. Pero kung sinarado mo, talagang sealed na sealed siya. Ayan. Tapos yung dinesign ko na naman na bed, medyo mahirapan ako kasi nga, nag-iba na naman. May napansin ako, iba yung sukat, hindi nagkasya. Kasi meron pa akong TV lift na ginawa pa naman doon. Nag-order pa man ako ng mga motor-motor doon. So far, baka magbago na naman. Pag ganito na naman higaan namin. O, titignan ko kung magkakasya. Saka yung sukat ng bed kong na ginawa kasi medyo malaki. Nasa, ano ba yun? 80 by 60. Ang laki-laki. Samantalang yung
karami ang nakikita ko sa mga double deck, 75 by 48 lang. Kaya yung 48, baka hindi kami magkasya yung dalawa ni Hibos yung doon. Ayan, ito naman, ganun din yung mga screen na. Ayan. Tapos dito yung may tulo sa ano. Siguro yung ito yung tiniktik dito dati. Kaya wala ka palang ilaw. Itiniktik kasi dyan. Kaya dyan para may naglilik dyan. Yan nga nangyari. Kasi ngayon nakarang tiniktik medyo hanggang kabilang bakod na. Kaya yun, siguro baka dyan. Pero sa taas, hindi ko naman napansin. Tapos meron din dito. Sa sinigat nila ko yung Jerry ngayon nakaraan. Pero titingnan natin kung anong ito pag nga tapos na yung ulan na to. Papawaterproofing natin yung banda dito naman ang maayos. Ayan na nga, nagkaraan na ito. Yung salamin ko, di pa natatapos kasi hindi pa ako nito down doon. Ayan, hindi pa nila nalag yan. Yung inisip ko dito, mayroong mga cabinets akong ilalagay dito. Yan hanggang dito. Puro cabinet na lang kasi wala nga ako talo sa paglalagyan. So ito yung siguro magiging cabinet ko talaga. Saka doon naman, mayroon akong cabinet sa taas na lang. Yung mga hindi ko ginagamit ng mga damit dyan. Tapos yun, sa ilalim na lang yung pinaka-headboard namin. Yan, diba? Bahala na kung paano maging ayos niyan. Kasi nga ang hirap talaga pag tiny house. Pero maganda naman na siya ngayon, di ba? Kasi ito yung view ko dito pag lalabas ako. Ay, nakas ang hangin. Nagalawan yung mga dyaryo. Pasok agad yung hangin. Yan, ito yung mga view mo dito. Yung may basura dyan, di ba? Ito yung mga view dito. Kasi ito pag naayos itong view deck, magiging view mo rin yan. Tapos yun, nakabitan na ng mga pin light. Ito yung maliliit na pin light yung pinalagay ko. Yun nga kasi masyadong mainit pag malaki. Pero baka palitan ko yan ng ano, nakokontrol na ano. Yung iba-iba kulay. Na nakokontrol ko sa mobile app ko. Para at least, kapag nakita ng mga customer na ano, parang Christmas, di ba? Talaga nag-iiba-iba ng shade. Ayan, iba na tayo. Ito ngayon may balot pa rin itong aming hagdanan para iwas gas-gas. Hindi ko alam kung pwede na pa-inspection ito dahil pa kasi mga open wire ayan o may mga ganyan pa. Hindi ko alam kung ma-aprobahan ako for 90%. Hindi pa matapos ng ating electrician yung mga wiring na dito. Dapat matapos na rin ito niya para dito na lang mga kulang ang gagawin niya. Yan nga kasi wala pa nga, hindi ko alam bakit hindi pa natatapos yung dyan. Pero ito, mukhang na finish na. Ayan o, nalinis na yung dito. Dati open lang din yan. So pintura na lang, saka grind iga, lilihahin. Ayan, yan na lang. Tapos ito, wala pa itatambulan din ito kaysa may. Wala pa din. Saka parang pinalilipat yata ni architect pati yung dataas na konti. Kasi para di hindi ito masyado ano. O yan. Tapos ito. Ito yung hagdanan natin papunta ano medyo matibay na. Wala na lundo-lundo. Ayan. Tapos inaayos na rin dito yung aking ano. Yung para sa halaman ko na pandilig. Yan, nilalagay na rin ni Nelson. Nilagyan ko ng konting ano dito ng bulb para makontrol ko yung lakas ng tubig. Kasi pagka pinuksan na yan, sabay-sabay na lalabas yung tubig pati doon sa may kabila. So at least yung control na lang ng lakas, makontrol ko man lang dito. Kasi hindi naman lahat kailangan marami ng tubig, di ba? Ayan, tapos may ibababao na lang namin dyan yung pipe. Tapos pinalagyan ko na lang siya ng mga, tawag ito, ng mga T. Ayan, mga T para lalabas na lang dito yung pipe na parang ganun. Lalabas yan, Trevor. Ayan. Ano? Lalabas. Anong lalabas? Ayan. Ah, hindi, pabiyan mo muna yung ginagamit pa nila. Ayan, kasi si, ano, si Ligpit. Ito. Ayan.
Oh, yan yung assistant ni Boss Chip. Oh, ligpit ng ligpit dito. Yung tagalinis namin. Batang-batang boy. Yung para daw mayroon siya pang school. Ayan. Tapos ito naman, tinipinis na ng konti nila. Yung kesa, may yan. Yung maganda na. Ayan. Kaya nga lang, yung pinaka-circ, you know, pinaka-junction na dyan sa gitna, lahat ng ano, kung sakaling may gagawa ako ng mga electrical ko na pang sarili kong electrical, yan ako kukuha lagi kasi nandiyan yung main. Hindi dito man yung main, pero yan pinaka-circuit niya. Kung halimbawa gusto kong kontrolin na gawin ko solar yung mga somewhere dito, so talagang dyan kukukunin. So bahala na ako anong mangyari pagka nagkana na ako, nagsariling electrical na ako. Ayan, ito yung mga abang dyan. Tapos ito baka mag-try ko na rin order ng mga ano kasi mukhang malilinis na nila siguro to. Ah, mukhang malapit na nila maayos yan siguro. Baka itong darating na week order na ako ng mga pump para meron na kami patubig dito. Ang hirap ng umiigip-igip pa dyan sa swimming pool. Sumasantok kami lagi ng tubig. No, di ba no, be? Apo. Ilan to ka na dyan, be? 11 po. Ay, 11 ka na? Ba't di ka na malaki? Wala kang tindang ngayon. Titinda lagi ng ano yan eh. Ng buko pie. Kaya yung buko pie nito walang laman eh. Saka yung ispasul eh. Ispapel. Ispapel tawag namin kasi puro papel. Ayan. Hindi ko alam kung bakit puro papel ang laman. Ayaka tayo dun sa ano, sa view deck. O yan ito. Wala na rin lundo-lundo. Kinakaya pala ako. Pero parang gusto ko pa rin pala dyan ng support. Kahit pa paano. Ayan, maganda na siya, oh. Matibay siya. Nawa naman ng Diyos. Ayan. Nakabit sila ko yung Jerry. Upit parang nawala sila nag-break time. Nagbutan ako ng break time. Ayan, ito yung mga paring nakabit nila. Wala pa silang mga tong ano doon. Patayo doon na paring. Actually, nung unang gawa nila, pang ano na yan, pinatanggal ko uli yan. Kasi yung ginawa nila, nilibel nila ng ano, naglibel sila. Eh yung bubong namin naka-incline ng ganyan. Eh kaso yung kesa may nilibel nila ng pantay. So lumalabas parang graduation cap ba. Merong sa ibabaw tapos may parang ano ng ulo sa loob na mababa. Parang di ko type. So yun, sabi ko ilibel na lang din yung kesa may. Kaya yan, medyo paislat din yung kesa may namin. Susunod lang din siya sa korte ng ano. Kasi naman medyo may nakabuka doon na ano na parang triangle na pababalit ng palit dito. Parang hindi ko rin type yung ganun. At least yan level na lang. Okay, kaya binagaw nila kanina kasi katapos halos tapos na rin kahapon sana. Ayan, patulad nito, mababa dito. Tatanggalin nila yan kasi nga yun yung mga mali. Inangat nila kasi uli ngayon. Yeah, kanina umaga ko sinabihan kasi nung habang ginagawa nila hindi ko napansin na ano na hindi siya naka-level siya na pantay. Eh yung nagpumunta ako kagabi dito sa second floor, napansin ko na ay bakit ganoon ay para bang kakaiba yung itsura ng ano. O ayun sinabihan ko yung ginawa pala talaga nila ni level. So ngayon at least naka-ano rin siya sa agos ng ano, naka-incline na rin yung ating bungo sa kayong kesa. Wala lang dagdag trabaho tayo. O yan, pero at least okay naman eh. Kasi naman pagtsagaan ko habang buhay yung parang sombrelo ng graduation. Diba? Nasa loob yung ano. Tapos natambol na sila na parang baka i-level nila dito yung ano, yung tambol. Tapos ako nakabagsak damit sa loob, diba? Parang sombrelo. Tapos ayan, yung mga ibang mason natin. Ayun, tinitik-tik na nila ngayon yung paligid ng ano, ng kiddie pool, binababaan na nila. Kasi nga, medyo napansin ko yung pamangkin ko, nahihirapan siyang umakit-akit pa dyan sa mataas na to. O doon sa mga matatanda, okay lang kasi nagiging upuan siya, nagiging inuman, parang ganon. Pero sa mga bata, parang para sa mga bata itong kiddie pool, pero ang matatanda ang nag-i-enjoy kasi nagiging inuman. Eh nahihirapan silang umakyat, so ngayon mababawasan natin ng konti. Nga kalatiin natin siya para medyo kayang-kaya ng mga batang sumampa. Ayan.
Medyo madali namang siyang ikat kasi ginagawa nila, kinukube-cube nila. Yung nga lang, dagdag tayo ng gastos ng pang-topping uli. Pero pang matagalan naman na rin kung sakali. Kasi naman, antayin pa natin may madiscuss yung bata, di ba? Kasi hindi ko naman in-expect na ganun mangyayari nung ginawa yan. Kasi nga nagtumaas yung level ng pool. Ewan ko ba kasi hinabol nila yung sa ano, nagkamali sila, kulang sila ng hukay. Parang cellphone yung nakikita ko doon sa tubig. Ay hindi. Kala ko cellphone. Kala kasing cellphone eh. Ay, no. Cellphone ba yan? Be, tingnan mo kano nga yun sa tubig. Papel ba yun o liha? Ano yan? Liha? Huni mo nga, baka kala ko cellphone eh. Kala pa dadivein mo yan. Yan yung bata ditong ano ko. Lagi nakatampay dito. Magkikirtiker daw yan dito eh. Ayan, ito na yung ginagawa nila dito. Kinukube-cube nila to. Ayan, so ito yung kakapal din yung gawa ng ano. Ayan, babawasan namin. Hanggang dito yung babawas namin, halos ano. Ayan, itong guhit na to. Oh, lagpas kalahati yung binawas. Medyo mataas lang siya na konti dito para magkaroon pa rin siya ng level na ano. Ayan. Tapos hanggang dito naman kasi yung cemento na mangyayari, yung flooring. So talagang mababa na siya, tignan. Lalo na to, bababa na rin. Ayan, sabi na lutan muna namin nung ano. Ayan, ang daming gasgas. Ang dami na naman. Kanina nag-map pa ako kanina umaga. Tapos ayan, ito pala mangyayari. Oh, baliwala. Oh, pero at least mamaya map na naman. Ayan, ito yung pinapabag natin ng mga electrical. Ayan. Tapos dito, kanina nag-ring. Nag-screen coat na rin. Ito na skim coat lang nga oh. Pero yung tulo ba't hindi pa nakiwa yan? Ayan, skim coat na siya. Ayan, kumpirahan na lang yan. Ah, dito pala pumasok yung ano. Tubig, akala ko dun yung napapadaanin. So ito na siya. Ito na ibang ano. Naku, iba para nakatingala na konti. Ipapapanday na lang natin. Ayun na, nakalagay. Magkalagay lang ako dito ng mga ganyan na ano, na PVC para siya mag-i-sprinkle pababa ng tubig. Ayun. Kasi kung dito natin papadaanin, kung dito, ang advice sa akin ni Nelson, bubutasan na lang daw niya dito. Sabi ko, eh wag, baka, ano, hindi rin sumakto, saka may sprinkle ako na bibilin. Saka sabi din ni architect, baka masira din daw yung ating plastering pag tumagal. Dahil papasok daw baka lumila dito yung tubig or ano. So mas maganda na ibibiti natin hanggang dito yung tubig. Ito siya mag-i-sprinkle. Ayan, ayan yung mga finish ano niya nila. Tapos may valve din ako nilagay para may control ng water ano pressure. Ayan. Tapos yan, sabi-sabay yung papasok sa loob pati yung nandoon saka doon. Pagpasok doon sa loob, may control siya na isang ano bulb na electric na pwedeng kontrolin ng ano ng mobile phone lang. So magdidilig na siya ng kusa. So yun ang kagandahan doon na may separate na pandilig sa tubig. So yan. Tapos may mga binabili, yung mga nabili ko pala ng mga solar maliliit na parang LED lang yung isang kulay. Yan, nilagay ko na sa taas ng wall. Ayan o, nilagyan ko ng tagdadalawa bawat panel ng wall. Dalawa-dalawa, ayan. Kapag gabi, parang medyo may liwanag na konti sa ibabaw. Ayan, hindi ko lang alam. Pag sobrang dilim, kayang paliwanagin yung paligid ng konti kasi malakas din yung LED. Pero, syempre, iba pa rin talaga yung malalaking ilaw, di ba? Pero ito, parang accent lang siya. Pagkapatay ng pagkapatay itong mga center light natin dito na ano, na wall na may accent.
kasamang tsura nito para bang ano, parang inipit na may mga spike-spike na ganun. So tapos yung taas may mga ilaw lang din. So pupunuin ko dapat tagtatatlo yan. So kulang pa yung LED ng mga nabili ko. Mura lang naman yan, nasa 25 pesos to 30 lang isa niyang sa Lazada. Ayan, tingnan natin yung mamayang gabi kung maganda yan. Tapos may abang pa ako na solar, pero hindi ko alam kung saan nila kinabit. Parang ano yan eh, yung pag may dumadaan, dumiliwanag siya. Hindi ko alam kung ilalagay ko ba dito sa may gate or dito lang banda. Siguro hindi ko maisip eh. Ayan, parang may mga automation tayo dyan. Ayan. So far yan naman yung mga update dito. Building natin sa taas yung pa naman. Nalinis na yun sa taas. Ayan. Malinis naman na yan. Ito yung mga water ano natin sa malayo. Okay na. Parang may ano, tumalun ng bote ah, hinangin. Ang alawang araw na itong tubig namin dito, dito kami sumasalo kasi hindi pa kami nagkakaroon ng patubig dito. Kaya salok-salok lang kami. Yan, tingnan natin yung mga gawaan nila. Ayan, parang magic. Ayan, ito na sila gumagawa. Natapos yung kanilang break time. Kaya ng problema, malikot talaga. Dapat dalawang araw tapos na to, matanggal na yung kalahati niya. Tapos mag-aabang na din kami ng water fountain dyan sa paligid. Iaabang na rin namin para matuwa sa ating si Gian, magkakaroon na ng water fountain. Nagpagawa ko ng mga PVC pipe, ano yung mga PPR na pipe na nakaangat yung mga ano, pasubutasan na lang namin para mag-ano siya fountain. Ayan, naubo na ako. Ito yung na-assemble na rin yung ito yung ating mga pandilig na halaman. Mabaho din pala yan pag niluluto na sunog, no? Maamoy yung plastic ng sunog. Pero yan, dikit-dikit yan din yung ginagamitan ng Meltex na cement. Iniinit lang siya. Babaw na lang natin yun, sir? Oo, pwede natin baon yan. Tayo ulit dito sa taas.
Yun yung mga kinabit ng solar. Mga solar na kinabit sa paligid ng ano, nandingding. Sana maganda siya. Pag maganda siya, naku, tatatalang ko ng ilaw lang dyan. Magkano lang naman, 5-5 lang naman yan. Tapos libre pa, parang linya na siya. Sana maganda mo ngayong gabi. Ito pag may support na ito, baka patanggal ko na itong mga support na bakal dito kasi hindi naman maganda tignan. Ayun, mga nakabaon dyan. Pero pwede rin, pero mas maganda kung wala na yan pag may mga support na dito. Although nakakatulong din naman yan ng tibay, pero dito wala naman eh. Tatanggalin ko lang pala dito. Kailan tayo na waterproofing pa ni Marlon yan dati? Ang dingding? Ah, ito hindi nalagyan yan, no? O, pero sa labas naman nalagyan yan, no? Ah, ito na lang, no? O ayan, kasi nakalimutan lagyan lang yung Mardo ng waterproofing. Pero sinabihan na yun eh. Pero hindi ko alam ba't hindi siya naglagay. Bago namin tao ng sibon, so ayun, doon nag-isip ko sa may barbecue area. Ayan, grabe na. Hindi na kaya ng baga ako. Imagine na niya parang may ash pole yung ano na rito. At sinigyan pala ako ng avocado ni Tate Roger na naman, no. Salamat sa avocado. Ang dami-dami din to. Dalawang araw niya Tate yung dumating si Ray Roger. Ayan, may pasalubong siyang ano, avocado. Fresh from the tree nila. Ayan, so medyo mahaba na yung ating video. Ganito na siguro tayo sa ating video. Sa mga di pa nagsasubscribe dyan, baka naman. At syempre sa mga nakapagsubscribe na, baka ninyo pa nakiklik ang notification. Hello! Oh, yan ang isa sa, yan ang mga mayaman dito. Mayayabang. Oo, naninilaw sa gipto. Wow, ang sipag naman. Oo, kasi mukha na kaming may nakita nga kaming sawa doon, naglinis kami dyan. Diba, nilinis namin yung mga tambang na basura. Ayun nga pala, may nakita kaming sawa doon, no. Medyo maliit lang din, mga 2-3 ano,
na foot pit. Ayan. Bong, pwede mo gamitin to. Oo nga, pwede ko itanim pa yan, oh. Tinutusok lang yan. Oo nga, sige nga, akin na lang. Ayan, oh, may alaman na naman tayo itatanim. Ganun tsura niya, yung parang ganun na dahon, oh. Ito, yan, oh. Ayan, sige, sa akin na lang. Tutusok ng pabaliktad, ah. Putulin mo na siya kung gano'ng haba, ganyan. Oo. Kaya saan mo itutusok ng pabaliktad? Ano yan? Oh, sige, yan, tambak mo sa akin lahat yan. Ako nang bahala magtanim. Ang dami niya. Saan galing niya sa ano mo? Kaya meron na lang kami tatanim. Ang dami-dami yan. Pili ka nung matataba. Oo. Ito, tumagat ang matataba. Ito, magbubulang ito. Ito. Tulin mo dito. Hindi kita matataba. O yan, meron na naman tayong bagong alamang itatanim. This is of our president here. Yan. Ito parang presidente namin dito, acting president. Ayan. Wala pa kasing ano, official ano. Meron pa tong bong, gusto mo pa? Okay lang, sige. Walay-walay, pag-iwalay-walay natin. Wala to, hindi susubos to. Mura pa to. Yung maganda nga lang. Yung binatubo kanina, maganda yun eh. Yung binatubo. Oh, yan, marami tayong halaman bago. Hindi ko alam kung anong tawag din sa halaman na to. O ayan, anyway, yan. Nakalimutan natin na tayo pa-ending na pala. So sa mga hindi pa nakapag-click ng ating notification bell, siyempre huwag niyong kalimutan para ma-update kayo sa aming channel ng Bong and Jeff. Lalo nang masubaybayan niyo hanggang sa matapos yung aming construction na sobrang tagal ng aming resort na Bongaville Private Resort. Dito yan sa may Bocal, Calamba, Laguna, sa may South Spring, Villa Subdivision. Ayan, bago kami magpansol. Ayan, hanggang dito na lang. Bye-bye! Yan, ang laki. Tutulin mo sa tatlo. Oo, sige. Ang ganda naman siya eh. Oh. Ayan, sige, bye-bye. Ganito na lang.